Mayroon nga bang tinataglay na mutya? Ang hayop na kilala natin sa katawagang daga. Halika at alamin upang ikaw ay mamangha sa mga tinataglay pala nitong kakaibang bisa. Hello, what's up? Your best here. Ang video natin ngayon ay medyo sensitibo. Kaya naman, kung hindi ka handa sa ganitong uri ng mga usapin, ay mag next video ka na lamang. Dahil sa videong ito ay pag-uusapan nga natin ang tinataglay na bertud at mutya ng hayop na madalas na nating kinatatakutan. Subalit meron pa rin naman pala silang kakaibang pakinabang. Ang hayop na daga. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Bakit nga ba kinatatakutan at iniilagan ang hayop na daga? Ang daga ay isang maliit at may mahabang buntot na hayop, kadalasang kulay itim at kumakain ng mga palay at madalas pangay tambay sa basurahan. Sila ay nabibilang sa order ng mga Rodentia o rodents na nagtataglay ng matatalas na ngipin na siyang ginagamit nila sa panginginain. Ang mga daga rin ay sinasabing maraming klase at uri gaya ng mga tinatawag na bubuwit, dagang costa, dagang bukid at marami pang iba na mahigit nga sa 2,552 klase ang uri nito. Ang dami, di ba? Iniilagan at kinadidirihan ang daga dahil kadalasan nga itong nagdadala ng mga sakit na tulad ng Leptospira at marami pang iba. At isa rin ang makasaysayang epidemya noong Middle Age na daga rin ang may dala. Alam nyo ba na ang mga sinaunang daga pala ay nagmula rito sa atin sa Asia? Dahil na rin siguro sa perpektong klima na angkop sa kanila. Bukod sa marumi, may dalang mga mikrobyo, ang daga rin ay nangangagat. Kaya mag-ingat ka rito, lalo na nga sa ihi nito na nahalo sa baha. Subalit, batid mo rin ba na ang munting hayop pa lang ito na iyong kinatatakutan ay nagtataglay ng mutya? Mutya na kung makuha mo ay siguradong magdadala sa iyo ng limpak-limpak na salapi dahil ito ay nagtataglay ng pambihirang swerte. Lalong-lalo na nga sa mga sugalan. Siguradong mas lamang ang iyong pagkapanalo. Ngunit papaano at saan nga ba ito nakukuha? Ayon sa mga nagtatanga nito, ito ay makukuha raw sa grupo ng mga daga na nanginginain. Isa sa mga dagang ito ang nagdadala at nagtatanga ng bato o mutya na nagliliwanag at kumikisla pa nga. At iniingatan ito ng isa sa pinakamatanda sa kanila o masasabing pinuno nila. Kunin raw ito at agad-agad ibalot sa itim na sisidlan o itim na tela. Subalit, kahit pa nga yata suyurin mo ang kabukiran at patayin ang ilaw upang makita mo ang kumikislap na batong ito, kung hindi naman ito laan para sa iyo ay wala ka ring masusumpungan. Kaya naman, marami-rami na ring mga nahihilig sa sugal ang nagkaka-interes dito. Ngunit, kung hindi ka naman palaring makakuha nito, mainam na maglagay ka na lamang ng mga bariya o sentimo sa mga lugar na alam mong dinaraanan ng mga daga. Dahil ito ay isa ring mainam na pampaswerte basta parati mo lamang dalhin kung mayroon kang sugal na pupuntahan. Dahil maging ang mga mumunting dagang ito ay hindi lamang puro perwisyo ang daladala, bagkos may magandang swerte din naman pala. Nais mo na rin ba ng mutiyang ito ng daga? Tandaan na lahat ng nilikha ng Diyos ay may dahilan, hindi lamang para maminsala sa ating mga sakahan, kundi upang bumalansi rin sa kapaligiran. Naniniwala ka ba sa
swerte, o mas pipiliin mo ang sipag at tiyaga? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang natatanging agimat o pampaswerte mula sa Alitaptap. Marami ang mga kababayan natin ang nangingibang bansa upang makaipon at magkaroon ng muntiman o malaking negosyo. Subalit alam nyo ba na hindi naman lahat ng sumubok magnegosyo ay naging maunlad o successful dito? Kahit pa nga naging masikap sila at matyaga. Ang ilan sa mga pinalad sa ganitong larangan ay may kanya-kanyang paniniwala. Gaya na lamang ng mga Chino. Naniniwala sila sa mga signs o senyales o mga pampaswerte. Subalit alam nyo ba na may isang natatanging pampaswerte pala na makukuha sa dilim? Oo, tama ang iyong narinig. Sapagkat bago mo ito makuha ay kailangan mo munang mag-abang sa dilim. Ito ay ang mutya ng alitaptap, o fireflies, o lightning bugs sa Ingles. Isang uri ng kulisap na kadalasang makikita at mapupuna lamang sa dilim ng gabi. Dahil sa taglay nitong kislap at ningning. Ano nga ba ang alitaptap? Ang alitaptap ay isang insektong kabilang sa Lampyridae family. Ang sinasabing mayroon daw mahigit sa 2,000 uri ng species. Kadalasang namumuhay ang mga alitaptap sa mga mamasa-masang rehiyon o tropical na bansa. Nagkakaroon ng liwanag ang insektong ito dahil sa chemical reaction na kung tawagin ay bioluminescence. Ito ay bunga ng isang organ ng alitaptap na kayang kumislap sa tulong ng luciferase at magnesium, at kadalasan ngang makikita sa ibabang bahagi ng katawan ng alitaptap. Pinaniniwalaan ng mga sinaunang matatanda at ng mga antingero na ang insektong ito ay nagtataglay ng swerte. Hindi ang mismong insekto, kundi ang bahay nito. Karaniwan itong isang kumpol ng dahon na kadalas ay makikita sa puno kung saan nananahan ang mga alitaptap. Kunin daw ito at patuyuin. Mainam itong gamiting panghalina at pampaswerte lalo na sa mga negosyo. Tiyak daw na dadagsain ka ng mga customer gaya ng isang grupo ng mga alitaptap sa isang puno. Ibalot daw ito sa pulang tela at isabit sa inyong tindahan sa bubungang bahagi o kaya na may ilagay sa inyong pitaka o wallet. Pangunta din ito sa mga malas at magaan sa kabuhayan. Minsan ay ginagamit din itong sangkap sa paggawa ng bao o agimat na bao. Nais mo rin ba ng pampaswerteng ito, kabayan? Tandaan na ang swerte man ay nasa sa iyong mga kamay. Kung ito ay hindi mo sasamahan ng sipag at tiyaga at dasal, ay tiyak na ang taglay mong swerte ay kulang na kulang. Kabayo, isang popular at pangkaraniwang hayop sa kalupaan. Subalit hindi batid ng karamihan na maging ang hayop ring ito ay mayroong bisa at kapangyarihang taglay. At pawang sa paalamang ng hayop na ito, mo ito matatagpuan. Isang gamit na magbibigay sa iyo ng kakaibang alerto, liksi ng pakiramdam at lakas ng pangangatawan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung ano nga ba ang kakayahang taglay at kung papaano ninyong makukuha ang bertud na ito buhat sa kabayo. Ang kabayo o Equus caballus ay isang uri ng mailap na hayop na maaari din namang alagaan. Ang hayop na ito ay partikular na nagtataglay ng mga hindi pangkaraniwang mga daliri sa paa. Isa rin ito sa dahilan kung bakit maituturing na swerte nga ang hayop na ito, lalo na nga sa paniniwala ng mga Chino. Subalit na itanong mo na rin marahil kung papaano nga bang naging maswerte ang horseshoe na kadalasang kinukuha ng mga negosyante at ilang naniniwala rito. Ito ay karaniwang gawa sa metal na iron
at nagtataboy ng mga masamang elemento. At mayroon din itong tradisyonal na pitong pako na sumisimbolo rin sa swerte. Subalit maliban nga sa horseshoe, ay pinaniniwalaan rin na mayroon pang isang bertud o mutya na pawang sa paalamang ng kabayo makukuha, partikular na sa mga buto malapit sa kuko nito. Ito ay animoy isang hugis butil ng mais na kayumanging kulay ng bato at pawang bibihira lamang kung masumpungan. Ang batong ito kung sakaling mapapa sa iyo ay maaaring magdala sa iyo ng una, swerte sa pagninegosyo at sa inyong buhay. Liksi at kakaibang bilis, talas ng paningin at pakiramdam, at lakas na kakaiba. Sa kasalukuyan nga ay ilan pa lamang ang nagtatangan nito, sapagkat tuwing Biyernes Santo lamang o mahal na araw lamang ito kung masumpungan. Mayroong mga nagsasabi na ang mga espesyal o mga kabayo na pagmamayari lamang ng mga engkanto o mga lamang lupa ang kadalasang mayroong taglay na ganito. Kung kaya naman, kahit pa nga isa-isahin mo ang mga alaga mong kabayo sa araw ng Biyernes Santo, kung ito ay hindi laan para sa iyo, ay malabo mo itong makuha. At pawang, ang mga napili at mayroong malinis na hangarin lamang ang sadyang pinagkakalooban nito. Kung kaya sa oras na makakuha ka nito, ay iyo itong ingatan. Gamitin sa mabuti at huwag na huwag abusuhin. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.